Okay, meron tayong dumating na parcel. I-unwrap na natin yung box para ma-unbox. Mami, mami, hiyawak ng camera. Hey! Tara, no? Grabe naman to. Ayaw hawakan yung camera. Magpapahawak lang naman eh. Grabe ka naman. Masyado ka namang ano dyan. Killjoy. Bilis! Bilis na, mi! Let's go! Hey guys, welcome back to my channel. For today's video, it's another helmet vlog mga karitaso. Pero bago ang lahat, nais ko lang sabihin sa inyo na ito po ay hindi sponsored product. Itong helmet na to, matagal na rin to sa market at madami na ding tumatangkilik nito. At ito po ay gawang Pilipinas. Napakamurang helmet nito. Pero ang tanong, quality ba to? At yun nga guys, wag na nating patagalin pa. Ito na po siya, the new and improved. Zebra Head. At yun na nga, gaya ng sabi ko kanina, ito po ay isang local product, kaya ito po ay mura. Pero pagdating sa quality, hindi ka po mapapamura. Okay, welcome back! At yun na nga, bago natin umpisahan ang pagkilatis nito, nais ko lang ipaliwanag sa inyo guys na kaya ako ginagawa ang mga video na to para naman makatulong ako sa riding community at lalo na sa mga naghahanap ng helmet na quality pero mura. Well, para sa inyo ang video na to. Katukin muna natin kung matibay to. Ang air ventilation niya ay meron siya sa harap. Ito guys, yun, tsaka meron din sa bumbunan at meron din siya sa likuran, hindi makita. Ayan guys, lagyan natin ng ayan, at meron din siyang vents dito sa likod sa may spoiler niya, labasan ng mabahong amoy. At kung ikukumpara nyo to guys sa mga kilalang brand, sa ganitong quality na helmet, ang presyo nito ay mga around 4K, samantalang itong Zebra helmet, ang presyo nito ay 2,750 lamang. At nakapag-avail pa ako ng discount nito na 10%, so nakuha ko siya ng 2,585. Naka-less na po doon yung shipping P. Meron din kasi akong discount sa shipping P. About naman sa linings, ito siya, reflectorized. Ayan o. At ang lambot ng foam, tsaka makapal. At tanggalable at washable na po siya. Intercom ready na din siya. May nakakapa po ako na awang dito sa may parting tenga. Upon checking ng etiketa nito sa loob, ay ang nakalagay dito, ang ginamit dito sa helmet na to, na materials ay ABS plastic na kadalasan naman na ginagamit sa paggawa ng helmet. Pili ko po to sa Shopee. Ilagay ko na lang po yung link sa baba para sa references nyo guys. Sobrang ganda talaga ng helmet na to. Sa design pa lang, sobrang ganda na. Tanggalin na natin to. At mamaya, sukatin natin. Yun o. Ayun o, diba? Ang ganda guys. At hindi lang siya maganda, quality pa. Reminders lang guys, na hindi lang tayo dapat tumingin sa physical appearance ng helmet. Siyempre, yung top priority pa rin natin, yung quality. Para safe, diba? Ang helmet na to ay isang modular helmet. Teka, wait ha, buksan natin. Ayan po siya guys, oh. Ito po ay modular na. Wait lang ha, ang hirap ng isang kamay lang. Ayan, dual visor siya. Ayan oh, dual visor. Ito po yung sinasabing open face na full face, na meron siyang function na half face, pero may protection na full face. Nalito kayo mga karitaso, no? Masyado tayong pinapabilib netong Zebra helmet na to. Palakas siya ng palakas at nakikipagsabayan sa mga sikat na mga brands. Tanggalin natin to guys. Yun no, tanggal na siya. Sa halagang 2,585, meron ka ng modular helmet. Tsaka dual visor pa. San ka pa dyan mga karitaso?
Uy! Nalalaglag pa. Kinabahan tayo dun ah. Pag masyadong mainit yung panahon, guys, pwede mong iangat itong visor, tsaka yung visor sa loob na lang yung ibaba nyo para hindi kayo masyadong mainitan. So, yun guys, quick release na siya. Sobrang ganda guys. So yun na nga guys, i-test ride natin to. Pero sa ibang araw na kasi gabi na. So balikan ko kayo guys. Okay, welcome back. So yun nga guys, inabot tayo ng dekada bago natin matest ride tong helmet na to. Natagalan tayo kasi kwento ko sa inyo guys ang nangyari kasi medyo maluwang sa akin yung helmet na una kong nabili. So ang nangyari, dinil ko sa ka-office mate ko. So ayun, nag-reorder ako kaya natagalan tayo mag-test ride nitong helmet. So pagdating nitong helmet na to, naisipan kong videohan. So nag-unboxing tayo guys, panoorin nyo na lang sa dulo ng video na to. Disclaimer lang guys ha, hindi po ako master sa pagre-review ng helmet. So kung ano lang ang napapansin ko at nararanasan ko sa helmet na to, yun lang ang sasabihin ko guys. Yun, first impression, lightweight, magaan siya guys at very comfortable. Pasensya na kayo guys, sa likod ko meron tayong OBR. So, yung helmet na suot niya ay iba, ibang brand. At yun nga, ang lens nito ay silver at very wide yung vision. Sobrang lawak ng paningin ko. Para sa mga taong nakapokus lang dyan sa isang tao, kahit hindi ka naman mahal, isuot nyo lang tong zebra helmet, tsaka tumingin kayo sa tabi-tabi. Baka nandyan lang sa tabi mo yung taong para sa'yo. Hugot ah. So, yun nga guys, ang lawak ng paningin dito. Siguradong makikita nyo yung ano nyo, forever. Ang lens nito pala guys ay equipped with anti-scratch at saka anti-fog. So, sa mga babaero dyan, meron na kayong protection pag nahuli kayo ng asawa nyo. Hindi na kayo makakalmot sa mukha, basta't isuot nyo lang tong zebra helmet na to. At yun nga guys, hindi siya basta-bastang magagasgasan kasi nga may anti-scratch siya. At saka nasubukan ko na din gamitin to na umuulan guys. Hindi siya basta-basta nagpapag. So meron siyang anti-fog technology. Ang ganda rin ng ventilation niya. Kaya hindi siya nagmumoy sa loob ng helmet. Kaya hindi lumalabo yung lens natin. Meron lang ako napansin dito guys, doon sa link ng Shopee na nakalagay po sa specification niya. Siguro ay ano lang po, teka, wala tayong gasolina. Magagasolina muna tayo dito guys. Mamaya naman, wait lang ah. Opo, unleaded. So, welcome back. So, ayun. Back to topic. Napansin ko lang kasi sa website, sa link ng Shopee na ang specification niya, merong nakalagay doon na ano na siya, pinlock ready na yung lens nito. Pero sa totoo lang, pagdating ng ano ko, parcel, pagdating ng helmet na to, yun nga, upon checking ng ano, ng lens, ng visor nito, hindi pa po siya pinlock ready. So merong pagkakamali doon sa side. Ang ganda talaga ng helmet na to, gustong gusto ko. At ito na din yung gagawin kong second motovlogging helmet ko guys. Ito na yung pangalawa kong motovlogging helmet. Sobrang ganda guys. Tip lang pala guys ha, pagbibili kayo ng zebra helmet, kailangan kung ano ang size ng ulo nyo, yun ang piliin nyo. Kasi doon sa isa kong helmet, doon sa LS ko, nagbigay ako ng allowance. Dito wag na kayong magbigay ng allowance. Kung medium ka, medium na yung orderin nyo guys. Ano lang talaga, sakto lang kung anong size ng ulo mo.
na ang piliin nyo, guys. Hindi katulad ng ibang helmet na magbibigay ka ng allowance. At meron din akong napansin dito, guys, pala. Wala siyang ICC sticker. So nag-research tayo, guys. No worries naman tayo kasi dumaan din siya sa matinding pagsusuri. Pumasa siya sa DOT, ECE, at saka may product safety mark siya. Same as ICC na yon, guys. Kaya no worries tayo kung walang ICC to. So panoorin nyo, guys, yung video ng pag-unbox ko nito. Pasok! Okay, meron tayong dumating na parcel. I-unwrap na natin yung box para ma-unbox. Let's go! Makungkunan, mami, ha. At wala akong damit. Ang tridor, ha. Wala akong damit, ha. Mabilisan lang to. Unwrap na natin yung box para ma-unbox. Uy, ano yan? Ang galaw. Ang galaw naman. Okay. Ito na siya, guys. Alright. Yun. May nakalimutan ako. Rewind mo. Wow. Wow. Ang ganda. Yun, oh. Ano ba ang nasa loob ng box? Ah, ito lang. Very basic. Pre-lens. May pre-visor tayo. Clear lens. Tsaka ito na siya. Woohoo. Uy. Okay. Silver lens, ang ganda. Yeah. Ano mo nga minang unti? Silver lens, ang ganda, guys. Uhu. Modular. Yeah. Ito po yung nasa loob ng box. Salamat, Shopee. Yeah. Okay. Go.